live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Horas. Bumpwersang maghahatid ang GMA News ng pinakabagong balita kaugnay sa pananalasa ng Bagyong Quinta, ang 17th tropical cyclone na pumasok sa PAR ngayong taon. Nakatutok sa Camarines Sur si Salima Refran. Nakabantay naman sa Laguna si June Veneracion. Mag-uulat mula sa lalawigan ng Cavite si Rapi Tima habang nasa Bulacan si Sandra Aguinaldo. Tututukan naman ni Mark Salazar ang sitwasyon sa Pantalan sa Maynila. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na ang napaulat na namatay at 12 ang nawawala sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Quinta. Sa 5 beses nitong pag-landfall o pagtama sa lupa, matinding pinsalang idinulot na dala nitong ulan at hangin. Kapilang sa dinaanan ng bagyo ay ang Camarines Sur, kung saan ang lakas ng hangin ay nakpatumba sa ilang puno at nanira ng ilang istruktura. Nandun po ngayong gabi live si Salima Refran. Salima? Mel, Mike, Ivan, malakas na hangin at ulan nga ang naranasan sa Camarines Sur sa pagdaan ng Bagyong Quinta. Baha naman ang iniwan nitong pinsala sa ilang barangay sa bayan ng Canaman. Malaipo-ipo ang hangin sa Maharlika Highway sa Pili, Camarines Sur kagabi. Sari-saring debris na ang tinangay ng hangin. May nilipad na yero, kahoy at maging maliit na kubo. Nagbagsakan rin ang mga puno. Ang isang ito, halos sakupin na ang buong kalsada. Naglaylaya ng mga kawad ng kuryente. Halos maitulak na rin ang poste. Ang lalaking ito, pilit na nilabanan ang hangin. Nabuwal rin ang mga harang sa isang gasolinahan. Ganito kalakas na hangin at ulan ang naranasan ng mga taga Camarines Sur habang dumaraan ang Bagyong Quinta. Pagputok ng liwanag, agad kumilos ang clearing team ng probinsya. Sinigurong na itatabi ang mga nakahambalang na puno para madaanan ang highway. Sisimulan na rin ang assessment at pagkukumpuni sa mga linya ng kuryente. 25 lugar sa lalawigan ang nawala ng supply ng kuryente. Matapos ang malakas na ulan, baha naman ang problema ng mga residente ng Zone 3, 4 at 7 dito sa Barangay Haring sa bayan ng Canaman. Ayon sa kanila, ang tubig umabot daw hanggang bewang kagabi. Ang problema, maraming mga bahay ngayon yung pinasok na ng tubig at ang tubig daw na ganito kataas, matatagalan pa bago humupa. Si Josefina Caparino, naglaban na lang ng mga nabasang damit. Abot binti pa kasi ang loob ng kanyang bahay, kaya hindi rin makapaglinis. Naawa din, kasi ganito na nga. Ang hirap ng buhay. Kami nga ni isang kain, isang ano na lang, tiyaga kami, kaya hindi kami makatrabaho. Yung asawa ko may sakit pa, baha pa. Wala kami magagawa, ganito na lang. Si Romeo Robas halos tumira na sa evacuation center. Sa sunod-sunod kasi na bagyong Ophel, Pepito at ngayon Quinta, matatagalan para humupa ang baha. Wala raw kasing maayos sa daluyan ng tubig sa lugar. Halos hindi na kami nakakater sa bahay namin. Lagi na lang kami nandun sa multipurpose evacuation center. Sana naman ma'am, magawaan man lamang kami ng drainage na para pag umulan, may mapupunta niyang tubig. Nandito kami. Si Jerry Estrelles, nagkandasugat na ang paa sa kakalusong sa baha. Pangamba nilang mga residente? Sakit, maraming sakit. Katulad ng dinggi. Tapos yun sa mga galis-galis. Yung leptospirosis, baga, noon. Yung sakat sa daga. Ayun ang nambiroon dito dahil maraming daga. Mike, buong araw na nga mas mabuti ang panahon dito sa Camarines Sur, maliban na lamang sa paminsang-minsang mahinang pag-ulan. Samantala doon sa mga kapuso natin sa Ginobatan, Albay na nasa lanta ng Bagyong Quinta, papunta na po ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulo. Yan ang latest bulanga dito sa Naga, Camarines Sur. Mike. Maraming salamat sa Lima Refran. Sa Laguna, mga palaisdangan o fish pond ang kabilang sa mga sinira ng bagyo.
Payang nangyari, maraming bangus ang nakawala na ginawang pang-ulam ng ilang residente. Nandun po ngayong gabi live si June Veneracion. June. Mike, kapag may masamang panahon, isa sa mga binabantayan dito sa Calamba, Laguna, itong lagay ng Laguna Lake. At ito nga yung naging dahilan kung bakit nagsagawa ng preemptive evacuation kagabi sa mga residenteng nakatira sa gilid ng lawa. Hinampas ng malalakas na alon ng Laguna Lake ang Baywalk dito sa Barangay Lingga. Kasabay ng hangin at ulan, nadala ng bagyong Quinta kagabi. Halos pumantay ang level ng tubig ng lawa at ang taas ng Baywalk. Nang magliwanag, nagkalat ang napakakapal na water lily na galing lawa. Kahit malakas pa ang alon, lakas loob pa rin lumusong ang ilang mga ngisda na tanging pampalutang lang ang dala para maglagay na lambat. May mga nagtagumpay, meron din namang nahirapan. Malakas ho! Hindi kaya ho! Sa lakas ng hangin at alon, maraming fish pond daw ang nasira kaya maraming bangus ang nakawala. Bigla ang grasya ito para sa mga residente. May pangulam na, may kita pa. Pagka ganyan ang malakas talaga, parang bagyuan dating. Marami mo talaga. Magaling mga fish pond sa ibang lugar, naaalon mo eh. Kasi nasisira yung mga bakal, andito na fish pond nila. Pero pagka ganito rin may bagyo, mga residenteng nasa gilid ng lawa at mga ilog ang kadalasang napiperwisyo. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga critical area gaya sa Barangay Lingga. Simula pa naman nung bata ko kami. Eh talaga naman nung nakakatakot ang pag-apaw ng Laguna Lake. Nasa mahigit 1,000 residente ang inilikas sa buong Calamba. Nasa mga evacuation center sila ngayon. Isang tent kada sa isang pamilya. Gaya ng 70-anyos na si Lola Rossi na halos 4 na dekada na raw nakatira sa gilid ng lawa. Nakasanayan niya na ang buhay evacuee. Hindi ko na po nabilang at talaga naman eh, ang hirap ng dinanas ko. O, nagtitis nga lang po ako, tula naman kami malipatan. Sabi po sa akin ng ano, kinatok lahat po ng mga bahay. Sabi, magsilikas na rin, ang lakas nga ng hangin. Eh, ang lakas po ng ulang kagabi. Sabi ng lokal na pamahalaan, malaking hamon daw talaga ang evacuation ngayong panahon ng pandemya. Totoo, may mga logistical problems kami. We cannot do it 100% kasi with the limited infrastructure that we have. Pero kahit papaano, nagagawa naman namin ang paraan. Mike, namahagi na ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa isa pang barangay dito sa Calamba, Laguna. Ito yung barangay Palingon. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan, Mike, na sa araw din ito ay makakauwi na sa kanikanilang tahanan ang mga nagsilikas na residente. Mike? Maraming salamat, June Veneracion. Sa Tanza, Cavite, malalaking alon na dulot ng bagyong Quinta ang nanira at nang wasak ng ilang bahay. Aabot ng 30 pamilya ang kinailangang ilikas. Mula sa Tanza, Cavite, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Ivan, isa lang itong bahay sa aking likuran sa mga partially damaged ng along dala ng bagyong si Quinta dito nga sa baybayin ng Amaya 5 dito sa Tanza, Cavite. Ang malalaking alon dumating daw pasado hating gabi at tumagal hanggang madaling araw at kinain ang malaking bahagi nitong dalampasigan. Sahig at bubong na lang ang natira sa bahay na ito ni Michael nang humupang malalaking alon kaninang umaga. Tali na lang ang nagsalba para hindi ito tuloy ang anurin sa dagat. Yung mga kardero namin, mga saingan, yung mga ano, gamit ng bangka. Nawala lahat. Lumikas naman daw silang lahat pero si Michael nagbantay dito magdamag at nakita kung paano pinaghahampas ng malalaking alo ng kanyang bahay. Pangiisda ang ikinabubuhay ni Michael pero dahil katatapos lang maoperahan, matagal na raw siyang hindi nakakapalaot. Ngayon, nawala na rin siya ng bahay. Umaasala nga lang ako sa bigay-bigay ng mga kapatid ko ngayon. Kung ang bahay ni Michael may natira pa, ang kanyang kapitbahay, sandbag na lang ang naiwan. Ang buong bahay, tinangay ng alon. Sa kabuuan, 5 bahay ang winasak ng mga alon. 14 ang partially damaged sa Barangay Amaya 5 at Barangay Kalibuyo. 30 pamilya ang kinailangang i-evacuate. Makatatanggap naman daw ng financial assistance ang mga nasiraan ng bahay. Pwede namang lumipat yung sa mas mataas. Sa mataas, hindi yung kaano nila dito. Ka-level nila yung dagat.
Dahil sa pangambang muling bumalik ang malalaking alon dahil sa isa pang nagbabadyang bagyo, dali-dali namang nilagyan ng semento ni Johnny ang ilalim ng kanyang konkretong bahay. Hindi raw inakala na aabot ang dagat sa kanyang bahay nang ipatayo niya ito noong 2004 mula sa 4 na taong pagtatrabaho sa Saudi. Kagabi, halos 1 metro daw ng dalampasigan ang kinain ng dagat. Siyempre, natakot tayo, alon yan eh. Wala tayong magawa dyan sa anong ano eh. So kahit po semento yung bahay niyo? Oo, eh, baka matibag. Kung talagang hindi na makinabangan, ililipat na rin. Ang mangingisda namang si Mang Cipriano, inaayos na ang nasirang bangka para makapalaot na raw siya ngayong gabi. Inilikas naman daw niya ang buong pamilya kagabi, pero nanatili siya para bantayan ang kanyang bahay at bangka na tangi lang niyang pinagkukunan ng kabuhayan. Bagamat nasira ang bangka, maswerteng konti lang ang sira ng kanyang bahay. Yung hataw na alon pa kanya sa dindeng, dindeng sira. Ang taas kasi mga alon. Halos mapantay na ng bahay, hahataw dyan. Bago gaganon, ang mahirap yung hataw dito sa dindeng, bago i-impact pataas, yun ang dadali, yero. Sa syudad naman ng Bacoor, umapaw ang Prinza Dam na tumatawid sa Zapote River at nagsisilbing tulay sa pagitan ng Las Piñas at Bacoor. Bagamat malakas ang ragasan ng tubig, wala namang naiulat na pagbaha sa lugar dahil mabilis na nakaalis ang bagyo. Bukod sa mga nasirang bahay sa Tanza, wala namang ibang malaking pinsala ang bagyo sa buong lalawigan. Ivan, iisa ang binabanggit ng mga nakausap natin mga residente dito sa baybayin ng Amaya 5. Taon-taon daw, tila palapit ng palapit yung dagat sa kanilang mga kabahayan. Kaya't hindi malayong yung mga bahay na narito. Ilamunin na rin ng dagat sa mga susunod pang mga bagyo. Pinag-uusapan na rin naman daw sa lokal na pamahalaan ang long-term plans para sa mga narito sa tabing dagat. Pero sa ngayon, mga relief goods at financial assistance lang muna ang maibibigay ng lokal na pamahalaan sa kanila. Yan pa rin ang latest mula dito sa Tanza, Cavite. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima. 3 sasakyang pandagat ang lumubog at 9 na iba pa ang sumadsad sa iba't ibang bahagi ng Batangas dahil sa gupit ng bagyong Quinta. Isang tao ang napaulat na nawawala at patuloy na hinahanap. Mula sa Mabini, Batangas, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Mel, bahagya ng humina yung buhos ng ulan pero napakalakas na hangin pa rin ang nararanasan dito sa bayan ng Mabini. Malakas din ang hampas ng alon sa dalampasigan at buong maghapon ay ganito yung sitwasyon na naranasan sa buong probinsya. Ang pinakamalalang pinsalang naitala ay sa mga sasakyang pandagat. Pagsapit ng alas 4 ng araw kanina, binayo ng napakalakas na hangin at ulan ng Batangas City. Hagal ang naging forecast ng PAGASA at pati na rin ng PDRRMO sa mga oras na ito, bandang alas 6 ng umaga, nararanasan ang napakalakas na hangin at buhos ng ulan dito sa Batangas City at ilan pang bayan ng Batangas. Kaya nagkaroon na ng preemptive evacuation sa ilang bayan ng Batangas na malapit sa dagat at flood prone. Pagdating ng umaga, tumambad ang mga nabuwal na puno. Ang lalaking ito, napilitang pumunta sa bubungan nila sa kasagsagan ng bagyo para lagyan ng pabigat ang mga yero na tinatangay na ng malakas na hangin. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan, 3 sasakyang pandagat ang lumubog. Isa ayate sa Bawan, Batangas na lumubog pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Narescue ang 7 crew pero isa ang nawawala at patuloy na hinahanap pa. Malakas na kasi yung alon. Tapos inano kami sa tagiliran, binira kami ng alon at saka hangin. Tumagilid na kami, pinasok namin ng tubig. Yun, tuloy-tuloy ng lumubog yung barko. Yung paglubog, saka lang kami talunan. May lumubog ding passenger vessel sa bayan ng Mabini. Nasagip ang 8 crew members nito. Ayon sa Batangas Ports Authority, lumubog din sa bahagi ng Lubao Islands ang isang fishing vessel. Kasalukuyan pang hinahanap ang mga sakay nito. Sa buong araw, may 9 pang sasakyang pandagat ang sumadsad at humingi ng tulong sa iba't ibang bahagi ng Batangas. Bawal talagang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat sa ganitong panahon. Kaya nakaangkla lang daw ang mga sumadsad at binabantayan lang ng mga tauhan. Dahil kansilado rin ang lahat ng biyahe sa Batangas Port, stranded ang 72 pasahero.
Ang magkakapatid na sina Guillerma, kahapon pa ng umaga nandito. Mukhang di na raw sila aabot sa libing ng kapatid bukas. Tawagan kami ng tawagan kahapon na baka hindi na kami makauwi dahil nga ng panahon. Ang ilang pasahero na nawagan na ng tulong. Eh ngayon, marami ang tubig, maputik. Ay may mga bata pa. Ay kaya nga pinag-ano namin yung kahapon, nireklamo namin dahil kahit na iba, walang kakain. Ubus na ang mga budget. Pero talaga ang dapat dyan ay wala sila dyan. Mm-hmm. Dahil hindi po safe yan eh. Mm-hmm. Nakaharap po yan sa dagat eh. Kaya yung iba nakuha naman na. Nakipag-coordinate kami doon sa LGU, particular ng provincial government, meron silang evacuation na pasamantra doon dinadala. Nasa 400 sasakyan na rin ang stranded dito sa Batangas Port. Karamihan, magbabiyahe ng mga kalakal tulad ng 5 truck na ito na may kargang 13,000 buhay na manok. 3 araw na silang stranded dito sa labas ng pier. Di pa po namin nalaman kung ilan na po eh. Kasi po may mga pinakagit na may namatay na po niyan. Kasi po sa tagal po ng biyahe. Sina June naman, kasama sa 6 na jeep na may kargang gulay at prutas. Malulugi na po. Dahil na yung ibang gulay po, hindi na nila mapapakinabangan, hindi na nila may ibibenta. Sa Batangas City, pinalikas ang nasa 80 pamilyang nakatira sa mabababang lugar at mga nasa tabing dagat. Nagpalikas na rin sa bayan ng Kalaka. Pero aminado ang PDRRMO, hamon sa kanila ngayon ang pagpapalikas sa gitna ng pandemya. Yung mga tao talaga natatakot din na mag-evacuate. Because dapat ma-exercise yung social distancing, health protocols natin. Mel, kapapasok lang na impormasyon. Pinerwisyo po ng baha ang mga taga-Kalumpit, Bulacan at Pacabebe, Pampanga. Bukod sa ulan, dala ng bagyo, nagpakawala pa ng tubig ang Bustos at Ipo Dam. Nagkataon pa namang high tide. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mike, may mga barangay nga dito sa Kalumpit, Bulacan na sadyang bahain. At ang iba dyan, Mike, ay ilang buwan ng baha. Pero nadagdagan pa po ang level ng tubig matapos nga pong magpakawala ng tubig ang 2 dam. Sa bahagi ng barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, Marso pa lang nagsimula na raw magkatubig ang kanilang kalsada. Tumaas ang tubig sa pagdaan ng mga ulan at bagyo kasama na ang bagyong Quinta na nagdala ng mahina hanggang manaka-nakamalakas na ulan sa probinsya ng Bulacan. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagpakawala din ng tubig ang Bustos Dam at Ipo Dam kanina madaling araw, nataon pa sa high tide. Ang gagaling sa Makabebe yung tubig, pumupunta rito. Kaya yung kami kahit na hindi umuulan, nagkakatubig. Taon-taon po yan. Oh. Tapos ala po kami labasan ng tubig eh, kaya nakukulong yung tubig. Ang Ipo Dam nasa 100.92 meters ang elevation ngayon. Ang spilling level nito 101 meters. Ang Bustos naman na may spilling level na 17 meters ay nasa 16.02 meters ngayon. Ayon sa Bulacan PDRRMO, 22 barangay ang baha sa mga bayan ng Hagunoy, Kalumpit at Norzagaray. Dahil nasa mababang lokasyon ang mga barangay, sila din daw ang pinupuntahan ng mga tubig na bumababa mula sa Nueva Ecija. Sa mga barangay ng Calizon, San Miguel, May Sulaw, sa Kalumpit, umabot sa hanggang 4 na talampakan ng tubig. Ayon sa PDRRMO, nasa alert level na 4.93 meters ang water elevation sa Candaba River na halos aabot na sa critical level na 5 meters na dumadaloy sa Pampanga River na ang catch basin ay mga bayan ng Kalumpit at Hagunoy. Sa kabila ng pagbaha, ay wala pa namang naiulat na inililikas ng mga pamilya bagamat nakahanda na ang mga evacuation center sa lalawigan. Sa kalapit na barangay sa San Vicente, Makabebe, Pampanga, ganon din ang sitwasyon. 3 buwan na daw ang baha dito na pinalalapa ng high tide at pag-ulan. Naging kabuhayan na nga ni Noel Masangkay ang paghahatid ng mga residente sa kanyang bangka. Kasi laging baha dito eh. Kaya binili ko ito para may pan-service-service. Ilang taon na po itong bangka niyo? Meron ng 10 taon. Taon-taon lumulubog dito eh.
sa Pampanga, nasa 42 barangays po ang apektado at yan po ay mula sa mga bahaang bayan ng Basantol, Makabebe, Candaba, Apalit at San Simon. Sa paunang report, nasa 40 million pesos po ang halaga ng palay na nasira. Samantala, update naman po mula sa Kalumpit, Bulacan, meron na pong 10 pamilya na nasa evacuation centers. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa taya ng DNR, Department of Environment and Natural Resources, nasa 10% na ng dolomite sands sa Manila Bay ang inanod sa dagat. Napansin-pansin din ang muling pangingitim ng tinaguriang dolomite beach at pagbabalik ng problema sa mga inanod na basura. Ang paliwanag ng DNR sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ito ang pinilahang Manila Bay dolomite sands sa Maynila. Pero matapos ang ilang araw na pag-ulan, heto na ang itsura ngayon. Nangitim na ang bahaging ito ng artificial sand. Paliwanag ng DENR, pumaibabaw ang orihinal na itim na buhangin sa artificial white sand na gawa sa dolomite. Kanina ininspeksyon ng DENR ang lugar. Discoloration dahil yung black sand nga, pumapatong na doon dahil sa lakas ng wave, tinadala yung black sand, yung regular sand. But this is a clean sand naman eh. Dati nang may agam-agam na mauubos ang dolomite sand kapag malakas ang alon at ulan, pero sabi noon ng DENR, hindi raw ito mangyayari. Sa taya ngayon ng DENR, 10% ng dolomite sand ang inanod na sa dagat. Mainam na rin daw na maaga nilang nakita ang epekto ng malalakas na ulan sa dolomite beach. Makikita natin yung magiging problema, pwede natin yung mag-adjust. So later on, ilalagyan pa rin namin dolomite yon at pati sa tubig na, para at least pagka lumakas yung wave, hindi na black sand ang dadali ng tubig, white sand na rin. 389 million pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa paglatag ng dolomite sand dito sa Manila Bay. Sa kabila ng mga abirya dahil sa mga naging pag-ulan, target pa rin nilang i-deliver ang proyekto bago matapos ang taon. Pansamantalang natigil ang paglalagay ng dolomite sand sa Manila Bay nang ipahinto ng Cebu Provincial Government ang pagmimina nito mula sa bayan ng Alcoy. Problema rin ang samut-saring basura na napadpad sa Dolomite Beach. Sana mas maganda pa kasi napakalaki pa lang halaga, di ba? Maganda naman po kaso may konting dumi po. Normal yun eh, normal. Talagang pag malakas eh kasi nagagaling yung basura sa parting Cavite, Paranaque. So yun yung dumaan sa Pasig River pero ngayon malinis na ngayon. Konting-konti na lang kasi may mga intervention din kami dun sa upstream. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ipinagtaka ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang patuloy na pagtaas ng tubig sa Marikina River. Gayong hindi naman sila ganong inulan sa kasagsagan ng Bagyong Quinta. Binaybay ng mga otoridad ang ilog at natuklasan nilang meron palang gumagawa ng reclamation sa isang bahagi ng Marikina River. Nakatutok live si Maris Umali. Maris. Mike, bahagyang nga nagdulot ng pagkabahala sa lokal na pamahalaan ng Marikina ang patuloy na pagtaas ng level ng tubig dito sa Marikina River sa buong magdamag hanggang kaninang tanghali kahit pa panakanakang ambon na lang ang naranasan dito. Halos buong maghapong di umulan sa lungsod ng Marikina, pero ang tubig sa Marikina River tuloy-tuloy sa pagtaas, bagay na ipinagtataka ng lokal na pamahalaan. Umabot ito sa 14.7 meters kaninang alas 10 ng umaga. Kaunti na lang ay aabot na sa 15 meters na hudyat ng pagtataas sa Alert Level 1 ng Marikina River. Ang tubig, posibleng galing daw sa mga bundok sa palibot ng Marikina. Meron kaming napapansing abnormality. Napansin lang namin ngayon ang pagtagal ng water current. Ang duda namin ay baka nagkaroon ng mga ilang obstruction sa Marikina River at committed ito. Kaya maaaring ito ang naging dahilan ng pagbagal ng pag-agos ng tubig. Mahalaga yung pag-agos ng tubig eh. Kung hindi aagos ang tubig at mananatili sa isang lugar at kung meron pang ulan, dadami ito at aapaw ito. Para matukoy ang sanhi ng problema, binaybay ng Marikina Rescue ang Marikina River sakay ng motorized bangka. So ito pong mga tauhan ng Marikina 161 ay magpapakawala po ng tinatawag na mga floater para sukatin yung velocity ng water current. Kailangan po kasi mabilis yung takbo ng tubig para hindi po umapaw itong Marikina River. Ang bilis niya ay 2.3 meters per second. Ito ay kulang dun sa ideal na bilis na kailangan
ng ating ilog o water current natin na 4 meters per second. Hindi tayo dapat maging kampante, on alert tayo dapat. At higit sa lahat, kailangan matukoy nating mabuti kung ano yung naging dahilan ng pagkitid at kung nasa ang lugar rito. Upang sa ganun ay mapalawak o mapaluwag natin muli yung ating ilog. Nang suriin kung ano ang sanhi ng pagbabagal ng tubig, lumalabas na meron palang ginagawang reclamation ng isang private development company sa may paglagpas daw ng Marcos Highway. Wala raw hininging permit sa kanila ang developer, pero dahil ang bahaging yun ay nasa hangganan ng Marikina, Quezon City at Pasig, inaalam din ni Teodoro kung sa ibang LGU ito kumuha ng permit. Sumulat na raw si Mayor Teodoro sa DPWH para ipahayag ang kanilang pagtutol dito. Sinusubukan pa rin naming kunan ng pahayag ang kumpanya. Handa naman ang backhoe at mga equipment ng Marikina government sakaling kailanganing magsagawa ng dredging para maiwasan ang pag-apaw ng tubig. Pero hindi pa man umaabot ng 15 meters ang level ng tubig sa Marikina River, naghahanda na ang ilang residente ng Balubad, Barangay Nangka para lumikas kung kinakailangan. Ang kanilang mga damit at mga kasangkapan, inilagay na nila sa mga plastic na lalagyan. Ang kanila kasing tahanan, nasa gilid lang ng ilog. Kasi nung Unday po kasi, was out po talaga kami. Bali itong pader na lang po ang naiwan eh. Kaya ayaw na namin maulit yun. Kasi grabe po talaga nung Unday eh. Wala kaming nasib na mga gamit nun. Biglaan po kasi yun eh. Nawalan kami ng bahay nung naanod. May mga nakasetup naman ng modular tent sa gymnasium ng Libis, Bulelak sa Barangay Malanday, sakaling may mga residente ng lilikas. Ang ilan naman sinamantala ang pagkakataong makapangisda. Pero ang mga biker namang ito, pinalayo na muna sa ilog para di malagay sa peligro. Mike, sandali lang umalan kaninang hapon, pero pagkatapos nito ay naging maayos na po ang lagay ng panahon. Wala namang naitala ng pag-ulan sa mga bundok sa palibot ng Marikina River. Kaya naman sa buong maghapon ay unti-unti na pong bumababa ang level ng tubig dito sa Marikina River. Nasa ngayon po ay nasa 14.1 meters na lamang as of 7 p.m. Mike? Maraming salamat, Maris Humali. Good evening mga kapuso! Excited na i-represent ang Pilipinas International Stage ng newly crowned Miss Universe Philippines Queen na si Rabia Mateo ng Iloilo City. Kilalanin pa siya sa chika ni Lars Santiago. Miss Universe Philippines 2020 is Miss Iloilo! Ang Ilongga Beauty'ng si Rabia Mateo ang nangibabaw mula sa halos 50 naggagandahang dilag sa iba't ibang panig ng bansa. Everyone was clapping, everyone was happy around me, and iniisip ko talaga, ako na talaga yung nanalong Miss Universe Philippines, yung kauna-unahan sa solo franchise na ito. And masayang-masaya lang talaga. Hindi agad makapaniwala ang 23-year-old beauty queen na makukuha ang korona sa kanyang unang sabak sa isang national pageant. At ang una raw niyang ginawa matapos manalo, tawagan ang ina sa Iloilo. I told her that, Mama, I won. And hindi siya agad naka-reply. And after that, I was crying. Kasi sabi ko, Lord, nakinig ka sa akin. Because I gave din naman anything and everything that I could. Pero batid raw ni Rabia na nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na laban, ang maging kinatawan ng Pilipinas sa international stage ng Miss Universe 2020. I'm really, really happy. But at the same time, there's this pressure na kasi, you know, ikaw na yung next na magre-represent ng country in an international stage. Ngayon pa lang daw, siksik na ang schedule ni Rabia sa dami ng gagawing paghahanda. Mabuti na lang daw at maunawain ang kanyang long-time boyfriend na isang nurse sa Maynila. He's a very understanding boyfriend naman po. I know he knows how busy and my responsibility as, you know, the future representative of our country. And it's just a year. 6 years na po kami. We've been through highs and lows. And as of the moment, what I need and I know he's gonna give it to me is understanding. Ang sagot naman ni Rabia sa mga namumukol ng kontrobersiya sa kanyang pagkapanalo, handa siyang harapin ang mga ito. As of the moment, I'm not into my social media. Mm-hmm. And they can do anything that they want, but I know myself, I know my core, and I know that there's a lot
of people who loves me and who will support me with this training. So I'm just gonna focus myself on the positive things. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Pinaimbisigahan ng Department of Health ang umano'y pananamantala sa singil sa swab test sa Paliparan. Ayon kay Sen. Richard Gordon, umaabot pa raw ng hanggang 20,000 piso ang singil kada swab test, kapalit ng mabilis na resulta. Nakatutok si Maki Pulido. Ang 4,000 pesos na swab test sa airport, umabot daw ng 7,000 hanggang 20,000 nang tumigil ang serbisyo doon ng Red Cross. Ang pananamantalang ito na monitor daw ni Senator Richard Gordon nang maranasan ng isa mismo sa kanyang staff. Lumabas din daw sa ilang social media post ang ganitong singilan sa NAIA. Dinadala sila doon sa linya na naniningilan 10,000 pesos kada test. Iba 7,000. Kung gusto mo mabilis, 10,000. Kung gusto mo pinakamabilis, 20,000. Pinaiimbisigahan na raw ito ng Department of Health. Pinapamonitor na and it was just raised right now in the IATF meeting. And so that has triggered the call for an investigation of these private labs. Mula noong Hulyo, 2 pribadong laboratorio ang pinayagang mag-swab ng mga OFW'ng dumarating sa NAIA. Pero giit ng DOTR one-stop shop, wala silang na-monitor na pananamantala mula nang tumigil sa pag-test ang Red Cross. Ah, wala ho ma'am, wala ho kasi nandyan naman ang mga records namin, yung mga private laboratories. So ma-check natin kung dumami ba talaga na nagdagsaan yung sinasabi nila doon sa post na kami daw sa airport ang nagtutulak na doon sila magpaswab sa private dahil may bayad. Naku, hindi ho totoo yun. Pero dahil sa umano'y pananamantala, nagsuswab na uli ang Red Cross sa NAIA. Pero hindi pa rin ito libre dahil hindi pa rin tumatanggap ang Red Cross ng mga swab test sa pamamagitan ng PhilHealth. Yung mga handang magbayad, 3,500 pesos ang singil ng Red Cross sa OFW, 4,000 para sa non-OFW. Ang OFW na si Ray, nagbayad na lang kesa magtagal sa quarantine hotel hihintay ng COVID test results. Para mas mabilis sir yung resulta sir. Kasi sir, pagod biyahe tapos puyat. Tapos pagdating ko dito, pila na naman. Tapos pagdating ng quarantine na matagal, siyempre po, stress din po kasi yun sa amin. Kaya gusto po na yun malaman kagad kung yung resulta. Sabi ni Gordon, umabot na sa 1.1 billion pesos ang utang ng PhilHealth sa Red Cross. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, malinaw naman daw sa DOJ legal opinion na walang sabit ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at Red Cross. Hindi lang daw masabi ng DOJ kung dapat bang bayaran ng partial o buo ang utang dahil hindi nila alam kung nasunod ang accounting and auditing rules. We're willing to pay 50% right now. Ang pagkakaintindi ko po, ayaw pumayag ng PNRC until it is full payment. But if they accept 50% right now, babayad po sa kanila 50%, pero syempre po dapat ituloy naman ang testing. Dapat daw buo ang bayad, sabi ni Senator Gordon. Ang nasa kontrata nga raw, babayaran sila kada 3 araw, pero kahit hindi ito ginawa ng PhilHealth, tinuloy nila ang testing hanggang lumobo na ang utang. Bayaran nila yung 930 million, tapos within 3 days bayaran nila yung balance at mula ngayon, pairalin yung kontrata. Every time mag-test kami, in 3 days bayaran. Natatakot ako na pag lumaki yan, kung di kami mabayaran, di ba ang karote ang Red Cross? Nangako ang PhilHealth na babayaran nila ng buo ang utang sa Red Cross ngayong araw. Naghihintay pa rin ng bayad ang Red Cross. Hinihintay pa namin ang pahayag ng PhilHealth. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Sa probinsya ng Quezon, naglandfall sa 3rd pagkakataon ang Bagyong Quinta. Hindi nakaligtas sa gupit nito ang isang lola na namatay matapos madaganan ng puno habang natutulog sa kubo. Mula sa Quezon, nakatutok live si JP Soriano. JP? Yun nga men, mahigit 6,000 pamilya rin yung inilika sa buong probinsya ng Quezon kasabay ng malakas na hangin at ulan na dulot ng Bagyong Quinta. Papunta pa lang kami ng bayan ng Lopez, Quezon kagabi. Nagparamdam na ang Bagyong Quinta. Ang madilim na daan lalo pang di maaninag sa lakas ng hangin at ulan. Pagdating namin sa bayan ng Lopez, lalo pang lumakas ang hangin. Ang signage ng tinuluyan naming lodge halos umikot na. Nawalan din ang supply ng kuryente sa town proper.
Sa Timonan, Quezon, makikita naman ang paghampas ng malakas na alon sa tabing dagat sa isang bahagi ng bayan. Nagbagsakan ang ilang sanga ng puno sa ilang kalsada na agad pinuntahan ng mga pulis. Bago mag-alas 12 ng hating gabi, naglandfall sa ikatlong pagkakataon sa Quezon ang Bagyong Quinta. Kaya nagbahay-bahay na ang mga pulis para ilikas ang mga residente para sa preemptive evacuation. Isang mag-anak kabilang ang isang sanggol ang nirescue ng Atimonan Police. Agad silang dinala sa evacuation center sa Atimonan. Dahil sa lakas ng hangin, nabagsakan ng isang bumigay na puno ng niyog ang isang kubo sa barangay Kagsiyay sa bayan ng Mauban. Patay ang isang 70 years old na lola na nasa loob ng kubo ayon sa ulat ng Mauban Police at QPPO. Ang kanyang labi, ibiniyahe sa bayan sakay ng isang balsa. Kinaumagahan, di pa rin tumigil sa pagbayo ng ulan at hangin ang Bagyong Quinta kahit nakaalis na ng Quezon Province. Kaya ang mga lalaking ito, itinuloy ang paglalagay ng trapal at kahoy sa kanilang bubong kahit bumubuhos ang ulan. Tumambad din ang mga naputol na sanga ng puno sa bayan ng Ginayangan. At mga puno ng saging sa bayan ng San Antonio. Stranded naman ang ilang residente ng Libdib na barangay ng Salvacion sa bayan ng Kalawag dahil mataas ang baha sa kanilang barangay. Yung unang bagyo medyo mababa pa ang tubig, pero yung pangalawa malalim na po. Tapos medyo nababa na ang tubig. Saka naman dumating itong bagyo na naman, dilubog na naman po ang aming bahay, ang aming barangay. Pahirapan din ang pagdaan sa walkway o pilapin papunta sa barangay dahil inaabusan na ito ng umapaw na siyapa. Kapag hindi masama ang panahon na walang bagyo, itong aking nasa likuran, lupa yan. Pero dahil nga nagkasunod-sunod yung bagyo nito mga nakaraang linggo, ay hindi na tumigil sa pag-apaw yung siyapa sa likod. Yan yung dahilan ng pagbaha ng hindi bababa sa apat na barangay dito sa bayan ng Kalawag. Ayon sa kapitan ng barangay, Catch Basin ang kanilang lugar. Sa sitwasyon po sa ngayon, sa sobrang lakas nga po ng ulan, kami po ay kabado. Dahil tubig mula sa sapa ang umaapaw sa lugar, kapag may bagyo, dito na nanghuhuli ng mga residente ng iba't ibang isda. Ito po. May igat. Ah! Nahulog na igat! Igat ako ito po. Nako Mel, bakit na masaya yan si nanay, sa datos ng Quezon Provincial Police Office ay aabot sa mahigit 19,000 na pamilya individual, katumbas sa mahigit 6,000 pamilya ang inilika sa buong probinsya at bukod doon sa mga pagbaha, doon sa mga barangay na napuntahan natin, wala naman pong major floods na naiulat sa mga pangunahing kalsada sa buong probinsya. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nararamdaman din ang hagupit ng Bagyong Quinta sa Oriental Mindoro kung saan isang yate ang nabugbog sa malalakas na hampasang alon. Sa Batangas naman, isang dambuhalang roro ang sumadsad at nang araro ng mga bangka at bahay sa tabing dagat. Nakatutok si Oscar Oida. Ganun na lang ang sigaw at iyak ng ilang residente sa Tingloy, Batangas nang makita ang pagbangga ng roro sa kanilang bangka sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Quinta. Tuluyang nasira ang bangkang gamit pa man din daw nila sa kanilang kabuhayan. Sumadsad din ang roro sa ilang bahay. Hanggang sa patuloy ng inararo ng roro ang ilang bahay sa tabing dagat. Ito po ay nagsimula sa naminsala ay halos madaling araw. Simulang lumakas po, una-una, pero naminsala po siya. Sana magiging ba lang yung pader nena? Pakiusap ng mga residente, maalis na raw sana ang barko bago pa muling tumaas ang tubig at makapaminsala pa ulit. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakalabas na ang 5 crew member ng MV Roro 12 at naghihintay na lang ng towing assistance. Sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro, bugbog sa malalaking hampas ng alon, hangin at ulan ang yate na ito. Kitang-kita ang naglalaki ang alon sa tabing dagat. Sa lakas ng hangin, tinangay ang bubong ng isang mall at humambalang sa kalsada. Hindi na tuloy madaanan ang kalsada. Bakas din ang bagsik ng bagyo sa Balatero Port. Halos matumba naman ang mga punong ito sa Barangay Zone 1 sa Pinamalayan. Pinagsamang baha at high tide ang namerwisyo sa lugar.
Sa bungabong, tila pinunit ng hangin ang kisame ng gasolinahang ito. Natumbahan naman ng nabuwal na puno ang bahay na ito sa Rojas. Baha naman sa ilang lugar sa Calapan City. Tuluyan ang bumigay ang bubong ng bahay na ito sa San Jose Occidental, Mindoro sa lakas ng hangin. Baha na rin sa loob ng bahay. Kita ang lawak ng pinsala ng baha mula sa himpapawid. Malakas na hangin na may kasamang ulan ang naranasan sa Mamburao, Occidental, Mindoro ngayong umaga. Binaha naman ang ilang bahagi ng Odyongan, Romblon. Mahigit 10 bahay at 3 palaisdaan ang lumubog sa baha. Sa Kalanasan, Apayaw naman, tuluyang gumuho at hindi na madaanan pa ang bahagi ng Maragmin Road dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng bagyo. Malakas na agos ng baha naman ang nilalabanan ng mga rescuer habang sinasagip ang 2 pamilya sa Basay, Negros Oriental. Apel mo rescue? Di ba ba sa 20 bahay ang nalubog sa baha dahil sa umapaw na creek? Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Naka-self-quarantine ngayon si Vice President Lenny Robredo matapos maging close contact ng isang tinamaan ng COVID-19. Ayon kay Robredo sa kanyang radio program, nitong Biyernes niya ito nalaman. Nag-self-quarantine din ang kanyang chief of staff na si Undersecretary Boyet D. at ilang pang kasama. Ang gate ni Robredo, sumunod naman daw sila sa mga health protocol. Umaasa rin daw siyang makapagpa-swab test na para makabalik trabaho oras na mag-negatibo ang resulta. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hinihiling nila ang magandang kalusugan ng ikalawang pangulo. Nasasaktan man sa mga akusasyon laban sa kanya, iginit ni Miss Universe Philippines Rabi Mateo na lumaban siya ng patas. Ang Miss Universe Philippines organization na raw ang sasagot sa mga alegasyon ng dayaan. Makichika kay Aubrey Carampel. Miss Ilaw-Ilaw! Ang pagkapanalo ng kauna-unahang Miss Universe Philippines na si Rabia Mateo ng Iloilo nahaluan agad ng kontrobersya. Nagpasa rin kasi si Miss Taguig City na si Sandra Limonon. Anya, the truth always comes out. Karma is real. At tea time soon because we deserve justice. Matapos nito, nag-post naman si Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsupli. Ang mga tunay daw na reyna, marunong tumanggap ng pagkatalo at kritisismo at marunong tumanggap ng pagkilala ng may pagpapakumbaba. Bagay na tila sinagot ni Limonon ng isa pang post. Anya, real queens play fair and don't cheat. Lalong uminit ang usapin ng hindi dumalo sa coronation viewing party ang Miss Quezon City at Miss Universe Philippines second runner-up na si Michelle Gumabaw. Sabi ni Michelle, nagdesisyon siyang umuwi kahapon ng umaga matapos mabatid in advance na hindi siya ang nagwagi. Kaya niya raw tanggapin ang pagkatalo, ang mahirap daw ay ang mga pag-uusisa kung bakit siya natalo. Dahil dito, umugong sa social media ang mga komento at akusasyon na ang nanalong si Rabia gumamit daw ng sarili niyang makeup artist, bagay na ipinagbabawal sa competition rules ng Miss Universe Philippines organization. May mga nag-aakusa rin na ibinigay sa kanya in advance ang tanong para sa question and answer portion. Ang mga akusasyon na ito, mismong ang Miss Universe Philippines organization daw ang sasagot. Pero si Rabia, iginigiit na lumaban siya ng patas. As much as I want people to love me, hindi naman kasi lahat, you know, magugustuhan ako. And that doesn't make me less of a queen. So ngayon, it's a test of character. It's, you know, a test of faith. Pero alam ko kasi na I played the game right and fair. Naiintindihan din daw niya na hindi lahat ay matutuwa sa kanyang pagkapanalo. Pero aminado siyang nasasaktan din daw siya sa mga akusasyon. Some of the girls din na, you know, may sinasabi, they've been my friend din during the competition. And hindi naman ganun yung treatment nila sa akin all throughout. So I'd like to, you know, still remember them as somebody who were there
nung nahihirapan ako, when I was struggling, rather than those people who are bitter about, you know, my success. I need to understand where they're coming from. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwena manong chika ko from home this Monday. Ako po si Iya Arellano. Miss Meltzer, Mike, Ivan. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Gaya ng kanilang sinasabi sa harap ng dambana, for better or for worse, ang pagsasama ng dalawang taong ikinakasal. Nasubok agad yan ng ikasalang isang magkasintahan sa Negros Oriental. At para matuloy ang kasal, kinailangan nilang lumusong sa baha. Ang kanilang pinagdaanan bago mag ay do sa simbahan, tinutukan ni Oscar Oida. O, ang pag-ibig nga naman, pag pumasok sa puso ni numan, maski baha haharapin, mapakasalan ka lang. Yan ang napatunayan ng bagong kasal na sina Ronil at Jezel Guillepa, na hindi lang basta nag-walk down the aisle, nag-walk down the baha pa. Makasal lang sa isa't isa nitong Biyernes sa may Barangay Luyang Mabinay, Negros Oriental. At mapipigilan pa yung baha kaysa pagmamahalan namin dalawa. Tagal ko itong pinahanda na nung pagkakataon na papakasalan siya. Kahit anong bagyo pang darating o ano pang pagsubok, kayang magpasan. Pero sa totoo lang daw, pag-amin ni Ronil, noong mga panahong yun, kakabakaba na raw siya. Hindi lang dahil sa baka matangay sila ng baha, kundi baka daw umatras si bride. Nakabahan po ako nun sir. Nakabahan na may halong saya kasi palakas na yung tubig eh. Tapos pinilit na rin tumawid. Halos maluha nga daw siya sa galak nang magsimulang lumusong sa baha ang kanyang bride na si Jessiel, na noong mga panahong yun pala ay may mas lalo daw na patunayan sa sarili. Nang tumatawid ako sa baha, naisip ko na mas importante pala talaga na ipagpatuloy yung kasal kasi mahal ko siya. Pero di lang silang dalawa ang na-inspire ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga kamag-anak at entourage lumusong na rin sa baha, matuloy lang ang kasalan. Natas po ako sa kanilang pagmamahalan. Nakikita naman natin sa kanilang picture na kahit mayroong baha pero patuloy rin silang dumadaan o lumalakad. Umaasa ang dalawa na ang mga litratong kuha sa kanila magsilbing magandang paalala na gaano man katindi ang kaharapin nilang pagsubok gaya ng baha, kapit kamay nilang lulusungin at mapagtatagumpayan. Salamat sa pagmamahal mo. Kahit ano pa ang dudobyo o bayo, hindi natin, hindi kita iiwan. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay kayo. Si ibang tawa ng tawa eh. Ba't ka ba tawa ng tawa habang nanonood tayo? Inspiring yung kanilang love story. Oh, you're right there. At yan ang mga balita sa yung Lunes. 6 na pong araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiango. Ako si Ivan Mayrina. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.